Good morning! Today is my rest day, so I have a chance na makapag-vlog guys and makapag-share sa inyo ngayon. Ang topic natin today is paano ako nakakatipid kapag day off ko. Bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong guys, kapag nag-day off kami, masyadong magastos. Kaya yung iba, mas gusto pa nila na wag mag-off para less sa gastos. Pero ako guys, in my case, kapag nag-off ako, sobra akong nakakatipid at hindi ako masyadong magastos. Kasi ganito yung aking routine kapag nag-off ako guys. And kapag off ko, ang nagagastos ko lang ay pamasahe. So yung pamasahe ko mga 30 Hong Kong dollars lang kasi 15 papunta doon, then pauwi ay 15. So paano ako nakakatipid? Ganito yun guys. Si employer ko kapag Friday, bumibili yan ng mga pagkain, mga ulam, ganyan. Kaya ang nangyayari, pinapadala nila sa akin. So, libre na yung aking pagkain. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binibigay nila sa akin. So, ito, binibigay nila yan. Kaya libre na yung aking juice. Then, si grandma, kapag napunta sa amin ng Webes, dinadalhan niya ako ng mga fruits. Kaya ito, ang dami kong fruits. Hi, ate! Yan din na si ate. Bakit naging Saturday ka na ba? Oo, kasi nag-ano sila. Nag-vlog ako. Nag-dinner. Pag-Sunday. So, andito si ate. Hi ka nga, ate. Hi! Yan si ate, kapwa natin domestic helper dito sa Hong Kong. May appointment kami dalawa ngayon. Bago lang. Sinishare ko sa kanila kung paano ako nakakatipid ng pagkain. Kasi may mga baon ako ngayon. Ito. Oo, ito, ano, parang white noodles. Binili to ni Sir eh. Kasi kapag Friday, kapag Friday, pag Friday, ito, bumibili siya ng noodles. Pagkain ko na daw to. hindi pa naman sila nagbabago. Kasi 9 months na ako, ganun pa rin. Mas lalo pa silang bumabait. Baka takot iwanan, guys. So, ito, ang dami kong ulam. Ayun nga, kasi hindi ko alam, si Sir ay nagtatrabaho yata sa restaurant. Kasi laging ang daming ulam na dinadala nun. Puro karni. Oo. Kaso puro karni siya. Pwede naman ba? Ang dami ko ba? Dati nga, binigyan mo ako yung dami ng balik ngayon. Then ito. Ito naman. Oo, galing kay Lola. Ang bait din ng Lola, te. Oo. Dala to ni Lola kahapon kasi pumunta siya. Kaya pag napunta si Lola, sobrang excited ako kasi ang dami niyang, ang dami niyang pabaon talaga sa akin. Ito, rice with ulam. Kaya hindi na ako nagsaing kagabi. Mamaya, manguha ka dito ng ulam, mamili ka. May kanin ka ba? Mamaya, ano, kuha ka dito. So, ganun kami. Parang ilang tao, ilang baon mo. Oo, dinadala ko to sa simbahan. Nice. Oo, doon ako nag... Doon ako nag-i-stay guys sa simbahan. Oo. Pamili mo ako. Wala talaga. Wala talaga. Oo. Kaya hindi sa... Yung baon niya kasi sa baon ko. Tingnan niyo naman kapi lang sa biskit. Ano yan? Sarili mo pambili? Oo, sarili ko to. Pati ka po sarili ko. Ako hindi ako bumibili ng mga... So, ganun guys. Tipid. Mamaya, bibili ka ba ng pagkain mamaya? Oo, bala ko nga sa kepi. Oh, kasi dito guys, KFC, mura lang. $29. Mahal ba? $29. Mura yun. One chicken lang. Oh. Pero ang ano, gusto ko
tingnan ka kasi 35, ano yun? $35 lang. Hindi! 35, 2 chicken. Tapos may toppings yung chicken mo na mushroom and corn. R1 yun, di ba? Mag-R2 ka. Ayun, doon ka. Huwag kasi 50, mahal. Kasi pag $50, papatak na yan na ano, mga kulang-kulang 400 pesos. Mahilig pa naman tayo mag-convert. So, ganun guys. Oo, kasi si ate, wala siya masyadong, hindi siya nakakadalang pagkain kasi nga kuripot yung amo niya. Kaya syempre, off niya, gagastos talaga siya. Aba, meron ka nang dala niyan. Bumili ka ba? Magpapalinis ako ng kuko guys. Kasi, wow, ready na si ate. So, off ko ngayon. Dito lang ako gagastos palinis ng kuko. Kasi kailangan ko na magpalinis. Ito yung magagastusan ko ngayong off. Dahil tipid na tipid nga tayo. Oo. So, ayun. Ganun ako nakakatipid ng pagkain. Kasi binabaon ko yung mga pagkain na binibili ng boss ko. Then, mababait na talaga boss ko. Oo, mababait sila talaga. Kami na nababaonin namin. No. Walang mababaon. Pero marami ding mga DHT yung mga nagbabaon-baon, ganun. Kaya mga ganun, wala kang wala kang DHT. Ah, oo. May itlog, hindi kami nakakialam. Ah, ako hindi. Nangunguha ako ng itlog. Kapag noodles yung ulam, pinapakain sa akin. Kukuha ako ng isang egg niyan. Mayroon, open ka. Oo. Pero yung camera guys, ang daming camera kasi dito. Sa inyo din daming camera. Pares tayo apat. Lagi nakasunod. Siguro kung nagsasalita yung camera, ang sakit na ng leeg. Kasi lagi naka, ano eh, lagi naka ganyan. Lagi nakasunod sa'yo. Kaya, yun. Tipid talaga okay ako lang, sa, okay ano. Okay lang sa'yo kasi mabait naman ako. Wala ka doon sa camera. Ilang taon, ilang buwan, ilang taon na may baby? Ilang baby yung baby ba yun? 9 months. Oo. Pares kami. Sa akin na kasi siya. Simula newborn. Di ba na-meet mo si, ano, si Princess, yung teacher, graduate ng teacher, hindi. Hindi ko maalala. Na-meet mo na yun. Baka na-meet ko birthday na. Birthday niya. Mas ano yun, mas nauna tayo sa kanya. Ah, oo. Nauna ka sa akin eh. Mm-hmm. Ano, nauna ako sa'yo. Ilang buwan ka na ngayon? 9 months. Oo, ako, magpa-five pa lang ako. Oo, ang bilis lang, diga. So, ang bilis lang dito, guys. Oo, 1 month pa lang ako ngayon. Oo, doon tayo nagkita sa ano. Kasi dito sa Hong Kong, pag siyempre, nakita mo yung kapwa Pinay mo, babatiin mo. Kaya yun, sobrang tipid ko talaga kasi dinadala ko yung pagkain. Then kapag walang off ko tem, sarap pa. Oo, nasa church lang ako guys. Mm-hmm. Saan ka bang napunta kapag ganito? Hindi ako sa mga may mga ano ka din doon customer? Okay, wala. Abiling ako yun. Kapag mga ako doon. Oh, kasi ako te, pag off ko, kaya tipid na tipid ako. Sa simbahan ako pumupunta. Then sa church namin, laging may pakain doon. Dinner. Oo, Latter-day Saints ako, guys. So, every ano yun? Every off ko, doon lang ako lagi. Kaya yung nakoconsume ko lang na gastos, pamasahe, $30 lang. Kasi doon, saan ka ba? Saan ang ano mo? Sa Wan Chai. Ah, Wan Chai. Oo. Kasi doon, guys, yung mga kapwa natin, mga Pinay, nandoon din, mga member. May mga dala din yung pagkain. Kaysa tumambay ka sa mga tulay. Tama, oo, wala kang gapapala doon eh. Naku, oo, kaysa tumambay kayo sa tulay, guys. At ano, kung ano-anong ginagawa. Hindi mo sama kayo sa akin. Sa church. Sama kayo sa akin, guys, sa church. Siguradong kayo ay mapupunta sa tamang landas. Tama yun, tama. Makakaiwas kayo sa mga loan. Kasi maraming kapwa natin mga Pilipino dito na mga nagyayakag ng loan. Sabi na employer ko dyan, napag-usapan namin na bawal ka mag-loan. Automatic, terminated. Kaya hindi ako nangangahas mag-loan. Hindi. May nagyayakag ba sa'yo? Pag nalaman niya, pag nalaman ng boss. Oo. Eh, huwag ka magpapadelay. Ayaw ko pa din, mahirap yung may sakit sa ulo. Hindi, pag nag-loan ka naman, kailangan may magpupuntahan loan. Ay, oo. Sa tama. Pero kung lo-loan ka lang naman na para lang may pambilik sa Pilipinas ng ganito, ganyan. Ay, wag na. Sakit sa ulo. Yes. Yun. Kailangan may mapuntahan na tama. Oo, kailangan talaga. Hindi lang sa tama. Umaga, kikita yung kukunin mo. Ganon. Mag-isip na lang. Kung sakaling nag-loan man kayo, guys,
yun nga, may mapuntahan. Hindi sa luho kasi mahirap magbayad. Ah, ang problema ko. Ang problema ko, wala pala akong cuticle remover. Wala naman akong cutix. Hindi, cuticle remover. Ano yung sinasabi mo, acetone? Ano ba yung mapula? Papalinis kasi ako ng kuko. Yung pink. Ah, yung mismong pang ano. Di pa paano na tayo maglinisan yan? Bukas na kaya yun. So, ayun. Ganun ako guys, makatipid. Pamasahi lang yung ginagastos ko. $30. Din charge. Mga ano, 11. Kasi 1 PM yung start. Then 11, mga 12 nandun na ako. Then pagdating ng 12, magla-lunch kami. Kaya ganun lang, oo. May mga event-event din kami doon. Anong mga event? Minsan, family home evening. Ganyan. Thanksgiving. Then afternoon, kainan. Kaya hindi talaga ako nabili ng pagkain. Oo, kasi marami na doon. Marami ka ng baon. Oo, marami ng baon. Yung baon ko, sinishare ko din sa kanila. Kasi sa sobrang dami niyan, hindi ko siya mauubos. Oo. Then, yung noodles na binibigay ni Sir, lunch ko yun. Oo, ako guys, nabigyan na ako niya ng ano, yes. Chicken. Napakadami. Kaya basta, nung time na yun, wala akong ulam. Naku, wala akong ulam, di ba? Kasi kaming mga ditch guys, pag nauwi kami, wala silang pakain, walang pakain yung mga employer. Sarili mong gastos kapag mag-off ka talaga. Kaya mapapagastos ka. So, depende na lang sa'yo kung kada off mo, may trip kayo ng mga barkada mo, syempre, note, gagastos, mag-share-share ng pagkain. Kaya ako, bihira ako yung gagala-gala together with friends. Talagang, more on simbahan lang ako. Tama lang. Ako naman kasi nagmaman siguro ako kaya. Si ate kasi, ayan. Kung may mga followers ko dyan na. Kasi lang siya. Kung gusto niya magpalinis. Magpapalinis ako ngayon. Kasi kailangan na ng pa ako. Ito lang yung gagastusan ko ngayon. May mga ano na ako, dry skin. Hindi pala ako makakatipid ngayon kasi. Magpapalinis. Kaya nga, minsan lang. Kailangan na ng pa ako kasi may mga ano na, dead skin. Kaya kung gusto niyo palinis guys, PM lang kayo sa akin. Marami din namang mga Pilipina. Nasa 639. YouTube to. Sa YouTube. Oo, sa YouTube tayo guys. Sige nga, titignan ko sa YouTube. Ibibigay ko sa iyo tayo mamaya. Ano lang naman sinishare ko yung mga experience. Para may idea yung mga gusto mag-apply dito sa Hong Kong. So, ayan guys! Alam nyo na kung paano ako nakatipid. So, ganun lang. Galagawa ko. Tinitake out ko yung mga pagkain na pwede pang makain. Kasi dito sa bahay, no leftover. Saka ano, dapat pagpumunta sila dito, hindi yung ano lang, gala, pagde-o. Kayo. Kasi pag nandito kayo guys, kung ang goal nyo ay mag-ipon at makapagpundar para sa family nyo, so bawas-bawasan nyo yung pagala kung saan. Kasi kapag gumala ka, yakagin ka ng friends mo, syempre mapapagastos ka dun. Meron ka ng ano na... Alam nga naman hindi ka mag-ambag. Nasabi mo na dyan na pag mga first-timer, sa first-timer yung may mga friends sila, ano na, hali kayo, ganun-ganun. Ay, hindi meron pa. Wala pa tayong vlog. Gagawa tayo gawa ng content. Gawa ka ng content ng ganun. Kasi marami naluloko. Ay, yung hati-hati saan? Sa loan? Gagawa tayo ng content dyan, guys. Oo, yung abangan nyo. Gagawa kami ni ate ng content. Yung mga hati-hati. Iwasan nyo yun, guys. As in, makakatulong sa mga new coming here. Oo. Kasi nung pumunta ako dito, yun din yung sinabi ng mga... Matatagal na dito. Huwag kang hati-hati ng loan. Kasi may kaibigan ako naluloko. Ang dami. Oo, ang dami nating kapwa Pinay dito na naluloko ng kapwa Pinay pagdating sa loan. Oo. So, mahirap. Para alam na nila lahat-lahat po. First time, sino papunta dito. Mag-subscribe na kayo. Lahat malalaman nyo sa akin. Yes!
So, ayan. Thank you so much for watching. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you so much. Sana may nakuha kayong information. Bye-bye. Kung paano makakatipid ang lola nyo dito sa Hong Kong. Bye-bye.